ay gagawa po tayo ng homemade tomato sauce. Ito po ang dami naming kamatis galing sa Nueva Ecija. Sayang naman po ito kung mabubulok lang. So, ang gagawin po natin ay huhugasan po muna natin isa-isa. Ayan. At patutuluin. Gagawa po tayo nito na para hindi po masayang. Pwede po natin ito magamit bilang homemade tomato sauce. Ayan. Kasi mabubulok lang po ito. Ilang araw lang ito, bulok na po ito. Kahit ilagay natin sa ref, pag sobra po ng hinog, ay nabubulok po. So, ipapakita natin kung paano gumawa ng homemade tomato sauce. So, ito po na hugasan na po natin. Ang gagawin naman po natin ay tatanggalan po natin siya ng buto, isa-isa. Ayan. Kailangan wala siyang buto. Ngayon naman po, natanggalan na po natin ng mga buto. Ngayon, ilalagay naman po natin siya ng mga 15 minutes para tanggalin naman po yung kanyang balat. So, babalikan po natin siya after 15 minutes. Titingnan na po natin ang ating niluluto. Ayan. Malambot na po siya. Off na natin ang ating apoy. Ayan po. Palalamigin na lang po natin siya at tatanggalan po natin siya ng kanyang mga balat. Ito na po yung ating nilagang kamatis. Tatanggalan po natin siya ng balat. Ayan. Madali na lang pong tanggalan ng balat. Isa-isahin po natin tanggalan ng balat. Ayan. Ito na po yung ating kamatis na nabalatan ko na. I-blender naman po natin. So, ayan na po siya. So, ang next step natin ay i-blender. So, dito naman po sa ating, ito po yung ating pagigilingan, yung ating grinder. Dito i-grind naman po natin siya para pumino. Ayan. Natin. So, ayan po, pinong-pino na po siya. Dito naman po, ibubuhos po natin ang ating kamatis. Magdadagdag po ako ng 1/4 na suka para tumagal lang po ang kanyang buhay. Yan. Hahayaan lang po natin siyang kumulo. Magdadagdag po ako ng powdered aswete or annatto seed para sa dagdag ng kulay. Ito na po yung ating homemade tomato sauce. Magdadagdag lang po ako ng 1 tablespoon na cornstarch. Tinuna ko po sa 1 tablespoon din na tubig para lumapot lang po siya. Ayan. Kukuluin lang po natin siya ng mga 3 minutes. Enough ko na po yung apoy niya. Ayan. Ililipat po natin sa lalagyan. Ito na po yung ating homemade tomato sauce. Antayin lang po natin lumamig para mailipat natin sa kanyang individual na lagayan. Ito po yung ating pinalamig na homemade tomato sauce. So, ilalagay lang po natin siya sa individual na lagayan. Dito po sa, ito pong may ziplock. So, maglalagay po tayo dito ng tagdadalawang, yan, kutsaron. Kulang, tatlo. Yan. At isasara lang po natin. Magtatagal po ito ng 1 month pag nakalagay sa freezer. So, ayan. So, libre na po yung ating tomato sauce. Hindi na tayo bibili sa tindahan. Ayan. Ito na po yung ating niripak na homemade tomato sauce. Ayan. Pwede po yan hanggang 1 month po. Basta nakalagay lang po yan sa freezer. Ayan. Sana po nagustuhan niyo po yung aking recipe. Please like and subscribe po, comment and share. Maraming salamat. Bye!